Lolo na ang bathroom. Wag overjudge na. Check pala natin kung may... Okay, what is up mga idol? Welcome sa panibagong video. So, ayan. So, ngayon, meron tayo ditong Wave Alpha CX110 mga idol. So, ito ay gagawin natin ngayong full wave. So, nakita nyo naman sa title. So, ipu-full wave natin yung charging system niya mga idol. Okay, so, umpisa na natin. So, ngayon, ang charging niya, hindi pa natin napu-full wave to ay, ayan. So, yung battery niya ay 11.9 volts ang reading ng voltmeter. Ito, nakabukas kasi yan. So, ang stock niya ay ganyan mga idol. So, kapag nakabukas na ang susi, so bubukas na rin yung panel light mga idol. Ayan. So, kailangan ililipat natin din yan. So, gusto niya ilipat ito para pag susi, hindi nakabukas. So, ililipat ko yung wiring niya dun sa park light para sabay sa park light. So, ayan. Pag umaandar, so ito ang kanyang charging system mga idol. Ayan. So, 13.8 yung max niya sa voltmeter kapag umaandar ang makina. So kapag naka-idle tapos nakabukas lahat ng ilaw, mas mababa pa dyan, 11 or 12 volts, 12.2 lang. Alright, so dadagdagan pa rin namin ng mga accessories kaya ipu-full wave namin to mga idol. So yan, so sundan nyo lang yung video na to mga idol kung gusto nyo mag-full wave din ng Wave Alpha CX110 mga idol. So ito yung regulator nya. Yan. So, papalitan din natin yung regulator na full wave mga idol. Alright. Okay, so ito yung gagamitin nating regulator mga idol. Full wave regulator na may wire na green, yellow, black, pink, at saka red. So, yan. Ito ang gagamitin natin. Mas maganda to mga idol. Alright. Pero bago yan mga idol, i-drain muna natin yung langis. Kasi, Wave Alpha 110 na to ay yan, wet type yung kanyang stator. Kaya kailangan nating i-drain yung langis. Next, pagkatapos nating i-drain yung langis, so buksan na natin tong cover ng stator at magneto. Alright. Okay, so ito na mga idol. Ayan. So, ang coil niyan mga idol ay 12 coils or 12 spokes mga idol. So ayan. Ito yung white, yellow, tsaka yung ground. Ayan, so bilangin natin 12 yung coils niya. So ito yung white, white wire, yellow wire, tapos ito yung green wire mga idol. So itong stator na to ay half wave. Ayan. So itong white wire, so ito may kasama siyang kabilang dulo ng magnetic wire. So ayan, nasa ilalim. Tapos yung kabilang dulo ng isang phase ng winding ay nandito sa ground. Tapos meron dito ang dalawang copper wire or yung magnetic wire. Ayan. So two-phase yung winding ng ating stator coil mga idol. Ayan. So two-phase kapag half wave ang charging system mga idol. Kapag full wave ay single phase lang. Two-phase tsaka single phase mga idol. Ayan. So kapag full wave, yan, dalawa lang ang wire dyan mga idol, walang ground. Okay, so dalawang wire lang yan, pwedeng yellow tsaka pink or dalawang yellow wire. Yan, so single phase lang, walang ground siya, floated yung ground mga idol. Kaya ang gagawin natin mga idol, itong yellow, kakalasin natin yan dyan, tsaka itong ground wire, kakalasin natin, tsaka yung magnetic wire dyan, tatanggalin natin sa pagkaka-ground kasi kapag full wave mga idol ay floated na. So wala na siyang ground. So yung ground wire na to ay tatanggalin na rin natin. Yung yellow wire idudugtong natin dyan sa magnetic wire. Ayan. So pagtatagpuin lang natin dito mga idol. Okay. So itong ground wire mga idol, so hanapan ko na lang paglalagyan. So pwedeng putulin or pwedeng itabi na lang dun sa ilalim ng pickup coil. Itong ground wire kasi na to mga idol ay kadugtong din ng ground wire ng pickup coil. So kaya kahit hindi na natin idugtong yan, okay lang na putulin natin mga idol. Kasi may ground na din yung pickup coil natin. Kasi floated na rin naman yung full wave. So, hindi na natin kailangan yung ground wire na to. So, yan. Tatabi na lang natin na mamaya. Alright. Okay. So, putulin na natin tong yellow wire. So, ingat lang kayo mga idol. So, huwag niyong puputulin yung ano, yung dalawang magnetic wire na nakahinang dito. Yung yellow wire lang mga idol.
Okay, so pagkatapos natin putulin to, so putulin na rin natin tong ground wire. So ito yung ground wire kasama yung magnetic wire, tatanggalin natin sa pagkaka-ground. Ayan. Okay, so putol na mga idol. Yung magnetic wire naman, sunod natin. Okay, so putol na mga idol. So ilabas lang natin yung ground wire, hilahin lang natin yan. Okay, tapos yung yellow wire. Tapos ine-next natin, tanggalin na itong mga tornilyo ng stator at saka ng ating pickup coil para maluwag tayo at para mahinangan natin ng maayos itong ating yellow wire. Idudugtong natin yan sa, yan, sa copper wire. Dudugtungan natin ng wire. Okay, so kalasin na muna natin dito sa connector niya para mailagay natin ng maayos. Yan. So, para maiwasan mo yung ano, magasgas yung pintura ng cover mga idol, so lagyan mo lang ng basahan sa ilalim. Yan. So, kalasin na muna natin to. Tsaka yung tornilyo ng pickup coil. Yan. Okay, so buo pa. Kung buo pa yung gasket mga idol, ingatan natin na mapunit. So, para pagbabalik natin ng gasket, so para hindi magtatagas pag ikinabit na natin yung cover doon sa motor, sa makina. Okay, okay. So test rin muna natin mga idol. Test rin natin, iset natin sa continuity or sa buzzer. So para malaman natin mga idol, para maraman nyo kung yung ground wire ng stator ay nakadugtong din sa ground wire ng pickup coil. So yan, magbabuzzer rin mga idol. Tingnan nyo yung tester natin. So magkakaroon niya ng ayan oh, ng reading. Ayun. So ibig sabihin, itong ground wire na to ay kadugtong ng ground wire ng pickup coil mga idol. Okay. So ayan. Si-set aside na lang natin 'yan diyan mamaya. Ayun, hindi ko na puputulin. All right. Okay, so ito. Ayun, so tabasan na natin ng balat itong ano, yellow wire. Ayan. Tapos, apuyan lang natin kasi may langis-langis na mga idol. So, para mawala na yung mga langis-langis niya, para madaling dumikit yung LED ng ating panghinang. Ayan. So, hinangan na natin bago natin idugtong yung isa. Lagyan muna natin ng LED bago natin idugtong yung isang wire. Okay. So, itong isang wire naman, hinangan din natin ng LED or lagyan na rin natin ng LED. Ayan. So, bago dumikit yung mga LED mga idol, kailangan mainit muna yung wire. So, kailangan mo munang painitan yan kung hindi ka pa marunong maghinang. Pag uminit na yung mga wire, didikit na yung LED na yan mga idol. So, madali na maghinang. So, basta kahit anong hinangin mo mga idol, kailangan mainit muna bago dumikit yung LED. Okay, so yun na. Lagyan natin na shrinkable tube to. Shrinkable tube para makatulong, para hindi magi-grounded or hindi dumikit sa kung saan man yung ating ano, ating mga wire. Yan, so nagiging insulator na siya mga idol. Hindi na kailangan na electrical tape. Electrical tape kasi mga idol ay kumakalas-kalas kapag nababasa ng langis, lalo na nasa loob ng makina to, tsaka wet type yung stator natin mga idol. Alright. So yan, apuyan lang natin para mag-shrink siya. Kaya siya tinawag na shrinkable tube. Kasi nagsisrink siya kapag iniinitan. Yan. So, ilagay lang natin dito. Yan yung magiging position niya. Yan. Iwasan lang natin na maipit siya ng stator sa ilalim mga idol. So, possible kasi na pwedeng maipit yan. Baka mag-grounded pa siya. Okay. So, bago natin ihinang yan dito sa magnetic wire sa kabilang dulo. Balatan lang natin to kasi may balat pa yan mga idol. Yung kulay brown na yan, yan yung pinakabalat ng ating magnetic wire. So, ipitin mo lang. Huwag mo masyadong diinan kasi pwedeng maputol. So, yan. Gasgasin mo lang. Ipitin mo lang para mawala yung balat niya na kulay brown. Ayan. So, gasgasin mo lang mga idol. Ayan. Okay na. So, kailangan malinis na malinis yan. So, ipantayin lang natin ng konti kasi baluktot yung wire. Okay. So, kulang pa. Balatan pa natin maigi. Para mas madaling dumikit. Uy, may extra kamay. May alien. Naging alien tayo mga idol. Alright. So, yan. Puputulin lang natin itong sobrang wire. Tapos,
ihinang na natin yan mga idol dyan. Ganyan magiging position niya. Okay? Yan, so dyan natin puputulin. Op. Kulang pa rin. Balatan pa natin. Para sigurado. Para sure ball tayo na didikit yung ating panghinang. Yung lead dito sa ating magnetic wire. Yan. Alright. Ito na. Yan. So, hinangan na natin ito mga idol. So, itong ground wire mga idol. So, lalagyan ko na lang ito ng yan, shrinkable tube. Para sumarado siya. Para safe din. Okay. So, ayaw pang pumasok. Pumasok ka. Alright. Ayaw pumasok. Initan muna natin. Paliitin natin para pumasok siya dun sa kulay team na insulator. Yan. Okay. So, papasok na ito. So, yan. So, para safe lang mga idol. Tapos, yan. Okay na. Pumasok na. Tutupiin lang natin to mga idol. Initan natin para sumarado. Para lumiit siya. Yan. Tapos, pag mainit na, itutupi lang natin yan. Tapos, fold. Yan. Titigas na yan mga idol. Tapos, initan ulit natin ng konti. Yan. So, automatic, titigas na yan. Alright. Yan. So, lalagyan na natin sa ilalim yan. So, ito. Next na natin to. Huwag na natin patagalin. Putulin na muna natin tong sobrang wire. Yan. Tapos, pagkaputol. Yan, balatan natin. Okay, so yan. Tanggalin natin ang balat. Tapos, i-position na natin ng maayos dito mga idol. Para maihinang na natin sa ating copper wire or sa ating magnetic wire. Yan. So bago natin ihinang yung mga idol, lagyan muna natin ng shrinkable tube. Para pagkahinang, so okay na siya. I-isid na lang natin yung shrinkable tube ulit. Para maitakip natin dun sa dugtungan ng wire natin. Yan. So hinangan muna natin ulit. Lagyan muna natin ng lead itong wire natin at saka yung magnetic wire. So habang hinihinangan natin ito mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick mo na rin yung subscribe button niya sa baba tsaka yung notification bell. Follow mo na rin kami sa Facebook mga idol. Alright, so thank you for watching mga idol. Yan, so dikit na natin to. Medyo mainit kaya ginamitan ko ng long nose. Yan. So, pagdikitin natin habang iniitan ng soldering iron. Yan. So, okay na. Magkadikit na, mga idol. So, ngayon, itatakip na natin yung yan. Yung ating shrinkable tube. Yun. Alright. Yan na. Tapos, yan. Yan ang magiging kakalabasan niya. Iinitan na natin to para dumikit, mga idol. Para hindi na siya gagalaw-galaw. So, mas mabuti itong gamitin compare mo sa electrical tape kasi electrical tape ay natatanggal. Yun. Konting init lang, didikit na yan, mga idol. Alright. Okay, so, iayos na natin to mga idol. Yan. Position na natin ang maayos itong wire na to. Yung ating yellow wire. Yan. So, yan, na-position niya. Tapos, ito, yung ground wire natin. Yan, ilalagay ko dun sa pinaka-ilalim ng wire ng stator. Yan, para nakaipit siya dun sa ilalim. Tapos, lalagyan natin ng cable tie. Yan, so, para hindi na siya gagalaw-galaw dyan, mga idol. Nakastay na lang siya dyan. Yan, so, tutupin mo lang. Yan, para madaling hilahin yung ating cable tie. Yan, so lock lang natin. Tapos, pag nakalock na, yan, patuloy na lang natin yung excess na cable tie. Yan. Okay, so siguruhin lang natin na hindi nakalabas tong wire sa labas ng coil. Kasi, pwedeng kumiskis or dumikit siya dun sa ating magneto. So, pwedeng mabalatan yung wire niya. So, gawin lang natin kung merong nakalabas yan. Siksik lang natin yan mga idol. Yan. Ipitin lang natin sa pagitan ng dalawang spokes or dalawang coil. Yan, para sumiksik siya dyan, para hindi na siya gagalaw. Yan.
Alright. So, okay na yan, mga idol. Lagyan na natin ang tornilyo. Higpitan na natin, mga idol. Okay, so habang nagtutornilyo tayo, baka hindi mo pa na-click yung subscribe button dyan, mga idol. Sa baba, paki-subscribe na din po, mga idol. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat, mga idol. Alright, tuloy tayo. Yan, okay na. So, naka-screw na lahat. Mahigpit na lahat ng screw. So, ito yung white wire natin kanina, mga idol. Tapos, ito yung yellow wire. So, floated na yan. Okay, so, yan na yung magkabilang dulo. Okay. So, testerin natin, mga idol. Check natin kung may grounded. So, iset up rin natin sa buzzer o kaya sa continuity. Yan. So, kapag nag-buzzer yan, mga idol, ibig sabihin, okay yung ating pagkakahinang. Itusok lang natin dun sa white at saka sa yellow wire. So, tingnan nyo yung tester, mga idol. So, meron siyang reading. So, ibig sabihin, okay yung pagkakahinang natin. So, magkadugtong siya. Yung white wire at yellow wire natin, mga idol. Alright. So, tester naman natin kung grounded. Yan. Yellow wire tsaka sa ground. Okay. So, white wire tsaka sa ground. So, pag hindi nag-buzzer, ibig sabihin, ay okay siya. So, hindi siya grounded. So, yun. Okay, so kabit na natin to, mga idol, yung ating regulator. Yan. Okay, so ito, kabit naman natin to cover. So magicin na lang natin, mga idol. 3, 2, 1. Okay, so nakakabit na yung screw, mga idol. So lipat na tayo sa kabila. Kabit na natin tong socket ng ating stator, baka makalimutan pa. Okay, so yan na, nakakabit na. Lipat na tayo dito. Ayan, tanggalin na natin yung regulator para may kabit na natin yung full wave. Ito yung half wave na pang battery operated. Tapos, kabit na natin yung full wave natin na regulator. So, ayan. Ganyan magiging position niya, mga idol. Okay. So, ito yung gagamitin namin, connector. Ayan. So, may nabibili mga ganito, mga idol. So, yung connector nitong white, yung, ayan, yung pinakalak niya, puputuli na lang para maayos yung magkakabit. So, ayan. Nakabit na. So, yung ground wire, mga idol, ginawa ko na lang kulay brown. Ito, white wire. Red wire to red wire. Yan. Kung magkakaiba yung pin niya, ilipat mo na lang. Natatanggal naman yan. Yellow, tapos yung brown wire na yan. Sa green. Yan. Yan yung pinaka-ground na gagamitin natin, mga idol. Alright. So, kabit na natin. Ito ang ating regulator. Yung connector, puputuli natin. Yan. So, putuli lang natin itong mga wire na to. Yan. So, para magamit pa, so, dito natin putulin. Yan. Pwede pa magamit sa socket ng CDI ito, mga idol. Tsaka sa ibang accessories. Yan. So, ibuka lang natin konti ito. Yan. So, para maluwag yung ating pag-connecta ng mga wire. So, tanggalan lang natin ng mga balat to. Yung mga dulo. Tapos, yung red tsaka black ng regulator natin na full wave. Pagsasamahin lang natin. Kasi yung black wire, mga idol, yan ay pang-regulate ng voltage ng ating charging. Yan. So, kaya pagsamahin na lang natin. Hindi na natin ikakabit kung saan-saan pa yan. Okay. So, unahin natin yung ground wire. Yan. Lagyan muna natin na shrinkable tube para hindi na tayo mag-electrical tape. Yan. So, kabit natin tong ground wire natin. So, kung meron kang tanong, mga idol, or comment, comment mo lang sa comment section, mga idol. So, comment ka lang dyan, mga idol. Kung may mga tanong kayo, mga idol, okay? So, yan. Okay, so reminders lang, mga idol. So, pag magwawiring ka nito sa connector, so, tanggalin mo yung connection ng battery, mga idol. Kahit yung positive lang. So, para hindi ka mag-spark-spark dito, mga idol. Alright? Kung gusto mo rin mapanood yung ibang pagwawiring na video, mga idol, so, mga basic wiring. So, meron tayong video playlist sa YouTube channel, mga idol. So, watch nyo lang. Punta lang kayo sa YouTube channel, mga idol. So, maraming wiring video din dyan na pwede nyo mapanood na pwede rin makatulong sa inyo, mga idol. Alright? Kung gusto nyo mag-DIY. Okay. So, ito. Black and red wire. Kakabit na natin. Yan. So, shrinkable tube ulit. So, ganoon lang, mga idol. Next natin dyan, yellow tsaka white. So, white muna tayo. Yung white wire natin, mga idol, doon sa pink. Yan. Pero pwede magkapalit yan, mga idol. Pero lagi yung ginagawa, doon sa white wire ng regulator, ng stator, doon sa pink ng regulator natin. White wire ng stator sa pink ng regulator. Tapos, yellow to yellow. Yan lagi ginagawa ko, mga idol.
Ayan. Okay na mga idol. So, insulate na natin to. Lagyan na natin ng electrical tape. Itago na natin yung mga wire na to. Tapos, kabit na natin sa frame. Ayan. Electrical tape lang. Tapos, alright na yan mga idol. Kakabit na natin. Ayan. Okay. So, ganyan. Magiging position na niya. Alright. So, lagay na natin yung langis mga idol. Shortcut na natin. Okay. Puno na. Ay, hindi pala puno. 800 ml lang mga idol. Walang cambio. Hindi pala kakabit. Alright. 11.9 po siya. Recharge na po agad, 12 na agad, sa padyak pa lang. Yun o, 14 na o. Yun o. Kanina 13.8 lang no, max niya. Mag-overcharge na. Check pa. Ay, minor po natin yung 13.9. Bihira po mangyari sa talaan ng buhay ko. Ang minor ko po 11.9 lang lagi. Okay. Alright, mga idol. Ito yung mayari ng ating ano. Wait. What's up mga idol? Subscribe na lang po at hit the notification bell. Shoutout mo na, chat. Pa-shoutout pala sa Olivares College yan. Yun ang trabaho yan. Alright, Olivares College. Tagaytay. Tagaytay, marami. Meron may mga Olivares College. May mga parang niya. Olivares College. Tagaytay. Shoutout. Alright. Okay, thank you for watching mga idol. Hindi ka pa nakasubscribe. Ano daw? Hit the notification bell. Mag-subscribe na din mga idol. Ride safe. Enjoy riding.